yung video sa Brusco House sa mga sarili-sariling channel namin. Kasi yung mga na-upload namin sa Brusco na YouTube channel, medyo dati-dati na yun, kumaga pondo namin. And then, makikita nyo gumagala na kami kasi nanakawang kami dito sa Brusco House. Hanggang ngayon, natotrauma pa rin kami kasi hindi kami makapaniwala sa nangyari sa amin. Kasi sobrang planado, sobrang galing nung ginawang pagnanakaw dito sa amin. Alam na alam nung magnanakaw yung mga oras ng pagtulog namin, kung ano yung mga kukunin lang gamit, kung saan kami natutulog, kung anong araw kami nauwi, or yung ibang tropa, kung saan sila papasok. Basta talagang pinag-aralan nila kami dito, bukod pa yung nakikita nila sa vlog eh. Bukod pa yung talagang nandito kami kung anong ginagawa namin, kung ano ba yung safety namin dito, may security guard kami dito, tapos nadali pa kami ng gano'n. So, i-explain ni Glenn yung pinakauna. Kasi, tira sila yung mga unang nagising sa basement. So, ayun na nga, yung nangyari sa amin. Kasi, ang unang nagising talaga nun, si Daddy, at saka si Jose. Ang unang nagising sa nila si Daddy yun, umihi muna. Tapos si Jose, nagising siya, si Jose, kasi hinahanap niya yung cellphone niya. Tapos parang namalayan yata ni Jose, di niya pala namalayan na nawala na yung cellphone niya. Tapos dun din hinanap ni Daddy yung cellphone niya. Ang una talagang ginawa ni Jose, bago niya ako ginising, umakyat muna siya dito sa sala namin. Tapos kung nakikita niyo naman sa mga video or sa vlog ng Brusco, nasa lamesa lang yung ano, yung mga ibang camera or yung iMac ni Jonah. Tapos pagkita ni Jose, wala na yung iMac ni Jonah. Yung malaki na parang TV size na yun. So, ayun, nawala. Tapos saka ako ginising ni Jose, tumakbo siya sa baba. Tinalbit niya ako, nagising ako, sabi ni Jose sa akin na, PNG, yung laptop mo yata wala na din. Kasi yung iMac wala. Tapos nagulat ako kasi syempre kakagising ko lang yun agad yung bungad ni Jose. Kala ko nagbibiro lang siya. Sa basement kasi, ang nagkataon nun, kaming tatlo lang nila, Jose ang natira. Si Daddy, si Jose, ako. So kadalasan kasi talaga kapag ka normal days, madami kami doon. Sila Jeric nandun, sila Jig, sila Justin. So wala sila doon. Tapos yung laptop ko katabi ko tsaka yung cellphone ko, nawala. As in talagang hinanap ko siya, hinalubog ko, ilalim ng kama, wala talaga. Ang natira lang sa akin yung camera ko. Tapos yung nakyat namin dito, yun nga, wala yung iMac, nagulat ako, wala yung iMac. Tapos saka namin ginising sila King. Daddy, binuksan niya yung pinto, nagising agad si King na sabi niya bakit daw. Tapos sabi ni Daddy, yun nga, nanakawan kami. Nanakawan tayo. Inakyat namin si Jonah kasi sabi ni King, baka naman yung iMac, inakyat lang dito sa taas. Tapos tinignan namin, tapos wala talaga. And then doon na namin ginising sila Jonah. Kasi wala nga doon sila, sila JM tsaka si Mila. Nagkataon na si Carla, nagkataon nagkasalubong, tapos sabi, nanakawan tayo, ganun. Tapos nagulat na sila, paspas na yung bangon si Jonah. Tapos yun na, pagkita namin dito sa balcony, bukas siya. As in talagang kasya yung tao, kasya din yung mga gamit na pwede dali. Nagulat kami. Yun na, parang medyo nung unan, hindi namin alam yung gagawin namin. Kasi syempre, madaling araw yun. Kumbaga, pagkakagising mo, ganun agad yung bungad. Kumbaga, hindi namin alam. Si Kuya Marte, lumabas agad siya. Ginising din namin siya. Na, sabi yung guard. Oo, yung guard namin. Sabi namin, Kuya Marte, nanakawan tayo. Paspas din agad siya, bakon siya. Nag-ilaw agad siya dito sa paligid ng ano ng Brusco House. Kasi sa likod ng, ano, sa may balcony, may likod kami dyan, may grotto kami. May mga electric fence kami. Pagkita namin dito sa may bandang likod, wasak yung electric fence tsaka yung barbed wire. So, ibig sabihin, dun sila dumaan galing sa likod. Eh, yung likod ng Brusco House kasi is parang bukid. Tapos may daan siya na pakalsada dito sa harap namin. Pwedeng dun talaga sila dumaan. And, hindi talaga nila lahat halos kinuha eh. May mga natira eh. May mga natirang camera. Camera ng Brusco, yan. Camera nila Jonah. Ang nakuha talaga sa amin is camera ni Carla, ni Janiel, kay Ezra, tas iMac ni Jonah. Pati yung laptop ko tsaka iPhone. And pinakamahalaga din na nakuha kay Jonah yung bag niya na may mga lamang ID. Na yun talaga. ID, pera. Oh, may pera din doon pero hindi ganun kalakihan. Hindi ko bilang. Pero yung mga gold niya doon, yun, yung mga rinos niya, kwintas niya, yun yung kasama doon sa bag na yun. And nawala. So, talagang yung mismong madaling araw na yun, una, talagang kumakapapa kami, ano gagawin natin? Nilabas pa namin nila King, pumunta kami sa likod ng court. Baka nagtatago, ganun. Wala na, nakatakbo na sila. Tapos saan kami nag-decide na, tara, punta na tayo ng police. 4:30, mga ganun. Paalas 5 na, paumaga na yun. Pumunta kami agad ng police kasi talagang, ano eh, hindi namin alam yung gagawin namin eh. Tapos buti na lang, nakita kami yung police yun. Pumunta din sila agad dito, inimbestigahan nila. And yun, talagang nakaka-trauma lang kasi syempre, thankful pa din kami kasi walang nasaktan sa amin. Ay mga magulang namin na sinasabi, dalawa lang yung pwede nilang gawin pag pumasok sila sa bahay, manguha ng gamit and kumuha ng buhay ng tao. So, thankful pa din kami kasi walang nasaktan sa amin or walang nasaksak, ganun. Kasi syempre, yung gamit, nababalik naman yan. Pero kumbaga, masakit din kasi syempre, pinag-ipunan namin yung mga gamit namin. Hindi rin biro yung halaga namin, pero